interesting na mga meron siyang ice cream sa ulo. Okay, so okay. Yung kay yung lineup ni JD okay. So yung lineup ni JD meron siyang Mac dito. Oh, rim pa din rim naman pa din, pala, din, pero rim Mac nga lang. Uh-oh. Pero look at the Aqua, naka ano siya oh, naka oh, tapos meron siyang pa-weirduhan na lang talaga ng Axis dito, no? Uh-oh. Parang ano na eh. Baka kasi ang habol niya dito, yung pampakunat na lang talaga, kumbaga sustain, yung sustainability ng team na to. And also, yung nasa harapan niya, herbivore, cactus, turnip, and the cattail slap. Ano yun naman yung kay Nabs, Chuck? Yung kay Nabs, nag-iba siya ng plant, no? So that is a bone seal, cattail, zigzag, and leaf bug plant. So you still have that energy source. And here we have the first draw of the cards. Makikita natin, cattail coming in. Wala pa nalodraw ng cards dito si Nabs. Pero ano kaya yung mangyayari, no? Ito yung isa sa mga things na very interesting sa akin. Paano kung nag-perch ka, tapos bigla ka nag-poofling? Ay, oo nga, paano yun? Wala lang, alam mo, naisip ko lang yung situation na yun. Pero alam mo yun, syempre parang malabo naman atang gawin. Gusto ko makakita actually ng mga poofling na plays dito. Pero once again, tignan nyo guys, so, inaantay na lang ni Nabs yung kanyang armas dun sa aqua niya para makapag-shrimp na siya doon sa kanyang mech. He needs two more cards pero kulang ng isa. Kinulang. At wala pa rin nadodraw na cards dito ang kanyang mech, no? So dalawa, pareho silang wala masyadong cards dito sa mech nila. Yes. Pero going full combo na dito si Nabs. So possibly ang brick wall potential dito ni Nabs medyo medyo close to none na, mga kaibigan, kung tutuusin. At yung damage na dinil niya dito, almost halos wala rin to the plant, kasi ito yung kailangan natin i-take note dito, extra ride, no? If in any case that Nabs does not get any beast cards over here, tapos si JD makadraw siya ng dalawang herbivore, pwede niyang i-heal back lang yung damage dito. So now, Nabs is caught in a situation. Ano ang dapat niya unahin? Kailangan ba niyang patayin muna dito yung mech, or kailangan bang i-burst na niya gamit ang kanyang beast? So he goes for the mech. No turn dito. Ang wow, no, mech no JD not able to make the most out of those cards. Oh my God, ayun, what an so outplay. The poofling plus double tail slap and also the, I don't know, the turnip and also the cactus coming in from the grabe side of JD. So medyo nasaktan ng konti doon ang aqua ni Nabs dahil ang sa stench, no? Doon, ang ganda ng ginawa ni JD doon. Nagawa niyang madamation yung kanyang shrimp aqua, no? Para eto na, nakakita na tayo ng cards from the beast ni Nabs, pero hindi pa rin niya ginamit. Gumamit pa rin siya ng zigzag. Sustain play muna. Isa pa. Nalugi na sa HP. Perch coming in. Mapo-perch ang harapan. Oo, sa harapan pupunta. Ni Nabs. No? So maganda naman din ang kaganapan dito. And now the full burst coming in from the beast. 4 cards. Ooh. Pero 3 cards is all it takes. Dalawang poofling ang meron dito. Insane amounts of shield coming in from the side of JD. 141 damage coming in from the side of Nabs. 141 ulit. At isa pang 141. Pero mag-heal siya ulit dito with the tail snap and a poofling. Oo nga. Pero next round, tignan nyo yung armas ni Nabs dito. Medyo malaki-laki na yung maibabato niya. At hindi pa niya gagamitin. Oo, pero hindi niya, ano no, hindi man lang nakalusot sa shields dito para kay Nabs. Aray ko naman! That kill! Na-chup-chup! Na-creep! Aray ko naman! Ang sakit nun! Medyo delikado na si Boss Nabs dito, mga kaibigan. This is a pure beast, however, extra right. One critical masakit po! Tignan natin! Aray ko po! Napakasakit doon! Nabs wins this game! Despite yung pag-bring back to health ng aqua ni JD. Oh my goodness! Grabe yun! Wala na natira poofling. Kung mech yun, buhay pa yung aqua ni ni JD. Ay, hindi. Na rin talaga. Mas mataas ang general damage ng mech. Kasi 128 tapos 100+ mamamatay din. Ang naging problema doon, hindi na nagkaroon ng poofling si JD. Ay, kaya pala yung ine-expect natin na atakihin na dapat ni Nabs lahat yun, yung mga beast cards, hindi muna niya ginamit kasi parang pinaprepare niya para doon sa aqua. Inipon niya. Good decision making from Nabs as well. Pero grabe, Nabs, may question ako sa'yo. Kinabahan ka ba sa critical chup-chup? Sobra, sabi ko tango dat naka dalawang critical saan, sabi ko parang feeling ko GG na ako. Chupi. Isi nakita mo 'di ba? Almost half the HP. Oo. Nag-critical lagi 400. Puno ulit. Ano naman 'yun, men? 'Di ba? Parang pinaghirapan mo muna bawasan ng ulit. Okay. Magi-critical din yung
yung Catfish. That was insane. Pero Nabs, man, in terms of the draw, no, pareho kayong hindi kayo nagkakaroon ng cards right away. Would you consider that lucky in a sense na naka-draw ka bigla ng full shrimp as soon as papatay na yung mech niya sa plant mo? Yun yung parang pinakainintay ko talaga yung shrimp combo. Kasi if ever kasing mabutas agad yung front ko, wala, GG na talaga ako. No? Kasi mas mabilis yung speed ng ano niya. Nang mech compared sa Bisco na if mag 1v1 kami. So yun, no? So Nabs, grabe, 10 AX is secured. Ang next question namin, kailan ka maglilibre? Oo nga. Ano? Sa Tuesday, kasi meron tayong sa amin, basketball. Okay. Sige, so yun na nga mga kaibigan. Now is Nabs, any other shoutouts before we go? Ayan, super thank you sa Metagon sa pag-invite sa akin. And thank you sa CF, sa mga tropa natin dyan. Kay Sir JD, napaganda laban, pati kay Sir Itachi kanina. Don't forget to like and follow naman ang ating page, mga tropa. Ayan, Nabs, and shout sa girlfriend ko, I love you. Pasensya na, talo ko ngayon. Yeah, may ganun. No? Panalo pa rin naman pala kahit tatalo sa laban. Pala, parang hindi dito sinishoutout yung Joma, diba? Okay, magkakasama lang kami nung nakaraan. Nakasama niya yung Joma. Kaya nga, kaya nga hinabol na ngayon kasi napagsabihan na. Oo, yan, nakakalapit na. Shoutout mo, Girlfriend, GF buff yan. Kaya nalalo pa. Okay, so yun na mga kaibigan. Once again, that is gonna be the last match. It was Nabs over here. Ayun, so that's gonna be the last match of the losers or the lower bracket. At mamaya, magkikita-kita ulit tayo para sa isa pang match, mga kaibigan, with Jobbles and Ruthless Red. So once again, guys, ako nga pala si Chunk at katabi ko ngayon, I see. Extra Rai, we'll see you guys later. Ingat, peace.